Hi everyone! I hope you're having an amazing day. I am Rebecca Narbay Silva and welcome to my YouTube channel. Today, I am absolutely thrilled to take you on a house tour of this stunning single detached unit of Madonna Residences. This property is located here in Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Madonna Residences offers three model units, the Julieta model, Abigail, and Melcon model unit. But for this video, we are going to have a full house tour of Melcon model unit. But if you are interested with the other two models, you can check my other videos on my YouTube channel. But before we dive in, let me give you a little information of this Melcon model unit. This property has a minimum lot area of 164 square meters and a floor area of 135 square meters. It has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, 2 vehicle covered carport, and a lanai. Throughout this tour, I'll be highlighting some unique features and design elements that I'm particularly excited about. And if you are interested with home tours, design inspiration, and other lifestyle related, please make sure you hit that subscribe button and click that notification bell para lagi ka updated sa aking mga latest na videos. Huwag na nating patagalin, tara simulan na natin. Madonna Residences Community adapts American-style design neighborhood. So, mapapansin niyo po, ang facade ng property is a true testament of its architectural elegance and very harmonious yung color na ginamit nila. So, on this side, makikita niyo po yung dalawang post na yan. Gumamit sila ng wall tile cladding, which is a very good idea kasi it lessens yung expenses kapag magpaparepaint tayo ng house. And ang kanilang color na ginamit ay medyo brown. Actually, parang tawny yung color. And the dominant color na ginamit nila is color white. White paint yung finish ng bahay. And on this side, mapapansin nyo na kapag i-turn over itong bahay, kasama na itong fence na painted siya ng white finish. So very nice yung gamit. Still yung kanilang ginamit na material dito sa fence. Usog pa tayo ng konti, makikita naman natin itong carport, yung two-vehicle carport. So dito naman sa carport na area, it's covered. And mapapansin nyo na dito sa two-post niya, merong mga nakaabang na exterior lamp post. Included na yan kapag ite-turn over. And nandito naman sa part na to, yung ating nagpa-function na doorbell. So dito sa part ng covered carport, napansin ko na yung kanilang ginamit na flooring ay pebble washout. And merong line dito na sineseparate niya yung dalawang vehicle. So dito naman sa ceiling, naka-cover siya and meron na ring apat na pin lights na nakaabang. Nakasama na din siya kapag ite-turn over sa atin yung property. Sa side naman na to, dito sa wall na to, may nakaabang din na 2 electrical sockets. Very useful to kapag nagka-car wash tayo ng sasakyan, gagamitin natin ng vacuum or any other appliance na ginagamit natin pag maglilinis tayo ng sasakyan. So, punta naman tayo sa side na to. So, si Melcon model unit, dalawa yung kanyang gate on this side and another gate dun sa kabilang side which leads sa ating lanay. Pero bago tayo pumunta sa loob, libutin muna natin tong outdoor space. So, dito sa part na to, ito yung iyong pwede mong gawing pocket garden. Alam nyo ba na sobrang sulit ng pera mo pag dito ka bumili sa Madonna Residences? Alam mo ba bakit? Dahil included na itong basic landscaping kapag isasama itong grass, pati na rin itong pathway, stone pathway, and itong mga puno na to, kasama na din to kapag ito turn over. Meron din silang plant box dito na naka-wall tile cladding. Sa lahat ng mga bintana, napansin ko na merong provided na canopy, which is very good sa mga bahay para pag umulan, hindi papasok yung tubig sa loob. Tara, pasok pa tayo ng konti. So, on this side ng Melcon model unit, nakaka-amaze kasi hanggang dito, merong provided na stone pathway. And hindi lang yon, kasama din tong metal clothesline built into sa Tagalog sampayan. Kasama na yan kapag ito-turn over sa atin. So, mapapansin nyo po na yung mga bintana na ginamit nila is 2-panel sliding glass window. So, moving forward dito sa part na to. So, dito sa part na to, mapapansin nyo na dito yung kanilang extension ng service area. Meron ditong
space for pwede to sa laundry area kasi gumamit sila dito ng granite countertop and meron din siyang maliit na area na naka wall tile cladding, which is very good kapag maglilinis ka, hindi ganun kahirap kasi merong granite din dito na part na to. And kasama na din kapag ito-turn over itong mga shelves na nakikita natin. So sa area na to, this suggests ito yung inyong maging laundry area kasi meron siyang electrical socket na provided and maganda to kasi naka-cover. Tapos meron ding faucet na provided dito. So moving forward, nandito yung kanilang extension ng dirty kitchen. And dito sa side na to, ito yung kanilang back door or access door. Merong two security locks, yung ating doorknob and dead bolt lock. And meron din siyang peeping hole dito. Ito naman yung extension ng inyong dirty kitchen. So gumamit din sila ng granite countertop and included na din po itong mga base cabinet. Alam niyo ba, one good thing of having a property here in Madonna Residences, ang kanilang mga cabinets, ginamitan nila ng mga hydraulic hinges. Ano yung mga hydraulic hinges na yun? Ito mga to, na kapag sasarado mo, hindi sila lalagabog. So maganda siya. Isa sa mga magandang ita-turnover sa atin, itong wall cabinet and may mga shelves din na provided and itong base cabinet. Dito din sa extension ng inyong dirty kitchen, included na rin tong two electrical sockets na naka-cover, which is very nice. And ang ceiling po, meron na ring pin lights dito na included na rin kapag ito-turn over sa atin ng property. Usag pa tayo ng konti. This property is a single detached unit. Ibig sabihin, the property sits in the middle of the lot. So, pwede nating ikutin yung area dahil may space naman siya sa paligid. So, may another stone pathway na included kapag to-turn over. So, kung nasan ako ngayon, ito ang inyong lanay. Included na rin po itong polycarbonate na roofing natin and two outdoor lights dito sa lanay. Tapos, sa side na to, meron ding two electrical sockets. So, very, very nice kapag magkakaroon kayo ng party or event dito sa bahay. Tapos, ito ang inyong extension ng dining kitchen. Tapos, leading pa doon sa may carport area. Very nice talaga. Tapos, ito pong part na to, massive siya. So, gumamit sila dito ng two-panel sliding glass door. And dito naman, mga fixed window yung mga dito. Kasi wala silang way para mabuksan. So, tapos na tayo dito sa outdoor space. Pala yung minention ko kanina na isa sa mga gate. So, pag lumabas or pumasok tayo, leads na to sa ating carport or dun sa labas na area. So, pasok na tayo sa loob. So, before tayo pumasok sa loob, let me share you kung anong mga materials na gamit dito sa kanilang main door. So, sa ang kanilang door jamb ay made of steel. Ang kanilang door ay wood with white paint finish. Ang ganda ng pagkaka-finish ng door. And meron ding peeping hole on this side. And gumamit sila ng true bolt door lock and deadbolt lock. So, very secure talaga. And elevated din pala ang ating doorstep. Siguro mga 7 inches. Tara, pasok tayo sa loob. So, sa ating pagpasok dito sa Melcon Model Unit, napansin ko kaagad na hindi siya open space concept layout, which is nice kasi may partition na kaagad. So, on this side. Pero mamaya pag-usapan natin. So, kung nasan ako ngayon, ito ang inyong formal living area. So, on this side, alam ko lalagyan nila to ng parang PVC na may accent para hindi nakikita yung main switch breaker na nandito sa side na to. So, ganun po yung updated na Melcon model. So, on this side, meron silang mga wall niche. Very nice kasi pwede nyo nandito ilagay inyong mga display. So, nandito yung switch, pati din sa kabila, mamatay din yata. Yeah. So, dalawang side nitong area na to ay merong wall niche na pwede nyo inyong mga display. And on this side, gumamit din sila ng two-panel sliding glass window with screen. So, very nice. And on this side, ang ginamit naman na window ay slide-up window with screen. Okay, so balik natin. So, dito sa part na to, kasha yung three-seaters na sofa and another two-seaters na sofa dito. Tapos ito, medyo mahaba yung kanilang ginamit na center table. Tapos, kapag ito-turn over sa atin itong unit, kasama na din itong PVC na design na nasa wall.
And itong mga shelves with strip lights, included na po yan kapag ito turnover. Isa yan sa mga freebies. So sa part na to, dito yung kanilang TV and itong TV console. And meron na rin siyang cabinet dito na hydraulic hinges din. So hindi siya malakas pagbukas. So ganito yung kanyang design. Hindi siya malakas isara. Or hindi siya mabagsak kapag sinasara. Tapos, ang isa sa maganda dito sa Madonna Residences, ang kanilang very elegant na ceiling. So, ayan yung accent. Ganito na po kapag ito-turn over. One good thing dito is included na din pati yung mga lights, mga cob lights, strip lights. So, sobrang sulit talaga ng pera mo dito sa Madonna Residences. Lilipat ka na lang talaga. So, testingin muna natin. Ito, yan, walang ilaw. Ito, yung gumamit sila ng cold light. Meron ding warm light. At pwede ding both na lights naka-turn on. So, ayan. Tapos na tayo sa living area. Punta naman tayo sa kabilang area. So, dito sa area na to, this may serve as your formal dining area. Kasha yung 6-seater. Actually, hanggang 8-seater kasha dito. It's such that malalaki lang yung ginamit nilang chairs, pero kasha yung 8-seaters dito. So, dito sa side na to, merong nakaabang na 2 electrical sockets and another 1 electrical socket on that side. So, most likely, itong space na to is for refrigerator. And dito din sa dining area, dito sa part na to ng bahay, makikita natin yung ating 2-panel sliding glass window overlooking yung ating carport or yung dun sa labas. So, very nice. Ang ganda ng location nitong dining area nila. Tapos yun nga, sabi ko, just like what I've mentioned a while back, gumamit sila dito ng 2-panel sliding glass door na very high ang quality. I heard na galing pa daw itong Korea. And moving forward, dito sa area na to, gumamit sila dito ng synthetic quartz na parang island nitong model. And dito sa part na to, meron siyang drawers and cabinet din na pwedeng lagyan ng storage. So dito sa part na to, ito yung kanilang kitchen area. L-shape. Ang very nice dito, gumamit sila, yung top nila is synthetic quartz. So ang lakas talaga makasosyal. Aesthetic yung kanyang design. And meron din siyang included na mga strip lights or parang cob light dito sa area na to. And provided na rin yung 2 electrical socket on that side and another 2 electrical socket on this side. And yung maganda dito, very nice yung ginamit nilang tiles for wall tile cladding. Madali siyang linisin kapag naglilinis tayo ng kitchen. And included na din, kapag ito turn over itong Melcon model unit, itong mga kitchen cabinet, yung mga wall cabinets natin. So sa space na to, good to for lalagyanin ng mga appliances. For example, microwave or yung mga inyong air fryer. Tapos, tingnan nyo naman, hydraulic hinges din. And, tingnan nyo naman, ang ganda nitong, mayroon din siyang included na pull-out tray. So, hindi na tayo mahirapan mag-stock ng mga utensils or mga gamit plates, mga baso natin. Kasi nga, pull-out, kahit super liit mo, can carry. Tapos, sa side na to, shelves lang din. And I think shelves lang din dito. Tapos dito sa kitchen area, gumamit sila ng malalim. Very nice, very good quality na single stainless steel sink and faucet. And maliban dun sa pull-out na trays, meron din silang mga dish rack dito or lalagyanan ng mga ano na pull-out din. Very nice! Ang galing! Meron din ditong mga lalagyanan ng mga plates, ganyan. So, gumamit din sila ng hydraulic hinges para hindi maingay kapag sinasarado natin yung mga cabinets. Dito sa part na to, ito yung inyong back door or access door. So, ito yung nakita natin kanina nung nag-discuss tayo dun sa labas. Tapos, ang kanilang ceiling, included na po kapag ito turn over, itong pin light dito sa kitchen area and 4 pin lights dito sa dining area. Itong mga electrical or parang provision for ano yan, mga kung gusto nyo magpa-chandelier dito sa dining or dito sa kitchen area or magpa-lagay ng pendant lights. So, meron na siyang nakaabang ng mga electrical sockets. And bago ko makalimutan, ang ginamit nila na tiles dito sa ground floor ay 60 by 60 ceramic floor tiles na ang ganda ng pagkakadesign, ang ganda ng napili nilang tiles.
And ang kanilang height from floor to ceiling is around 8 to 9 feet. Puntahan muna natin yung first toilet and bathroom dito sa ground floor. Tara! So, ito yung kanilang first toilet and bathroom. Steel door jamb, wood door with white paint finish. Very nice, ha? Very nice. So, dito sa area na to, kapag ito-turn over sa atin, itong Melcon model unit, included na din po itong wall hang lavatory, water closet, bidet, and meron din siyang dito shower area. Alam niyo ba na isa to sa mga freebies as of today. Kasama itong mirror with, I think this is also storage area sa mga toiletries. Included na rin itong mirror. And dito sa part na to, mapapansin nyo na may niche dito sa part na to. Lalagyan na ng other toiletries such as yan, hand soap, shampoo, and alam ko meron silang electrical socket sa side na to. Dito sa part na to, kasama na din tong glass enclosure na talaga namang very quality, very good yung quality. Sa part kung nasan ako, naka wall tile cladding from floor to ceiling. And meron din siyang accent na gray na tiles. Tapos ang ginamit nilang shower ay rain type shower, merong faucet dito. And dito sa side na to ay merong two-panel sliding glass window with screen. Meron din siyang wall niche. So talagang na-maximize yung storage area din ng toilet and bathroom. Tapos ang ganda pa ng pagkakadesign. Kasama na din po itong light kapag ito-turn over sa atin itong property. As of today ha, yun ang mga freebies. Okay, moving forward, punta tayo sa first bedroom na makikita natin dito sa ground floor. So, yung first bedroom, bago natin pasukin, steel door jamb ang gamit at wood door yung kanilang gamit. Same po yung mga design ng white paint finish yung mga door. And may design siya na may curve dito sa area na to para maging design ng pintuan. So, lahat ng doors gamit nila ay doorknob. Dito sa first bedroom, sa ground floor, mapapansin mo agad na okay ang space niya. Dito sa side na to, yung kanilang two-panel sliding glass window, overlooking ng ating dito sa side ng bahay. So, makikita natin yung mga sinampay. Tapos, kasha po yung single size na bed frame. Actually, kasha pa hanggang double size na bed frame. And on this side, meron siyang two electrical sockets na nakaabang. And dito naman sa part na to, nice siya kasi ginawa nilang shelf. Dito sa area na to, sa baba ito kasi ng staircase. So, naglagay din sila dito ng built-in cabinet. Very spacious. Talagang minaximize yung space na ilalim ng staircase. Very good yung architect nito ha. Ang galing. Tsaka mga interior designer. So, tapos na tayo. Not much dito sa bedroom. Pero yun, kasama yung built-in cabinet. And pin lights included din. Tara, akyat tayo sa taas. So, before tayo umakyat sa second floor, pag-usapan muna natin ang staircase. Itong part na to, this serve as the partition ng living area and dining area. So, dito sa part na to, di ba naka-PVC to, coordinated itong color ng wood, solidly built na wood na nilagay nila dito sa kanilang wall. Also, on this side, solidly built na wood ang kanilang ginamit. Yung staircase, mga nasa around 0.25, mga ganyan, approximately meter yung kanyang width. And very senior citizen friendly din. Kasi hindi siya ganun ka-steep yung ginamit. So, tara, akyat tayo sa taas. So, going sa taas, napansin ko na gumamit sila ng massive fixed window sa side na to. Mas malaki siya, mas wide yung window na to compare dun sa Julieta and Abigail model. Very nice din yung kanilang handrail. Maganda sa kamay. And gumamit sila dito ng steel railings, white, painted ng white. And ang ganda dito sa pag-akyat mo, makikita mo kaagad dito sa pathway or sa walkway, makikita mo kaagad yung four doors na nakabungad sa'yo. Tapos dito sa part na to, pag-akyat mo, sa Melcon model, wala siyang full size na mirror unlike sa Abigail and Julieta. Pero, meron din siyang cabinets and shelves dito sa side na to. Itong cabinet na to, kasama na to kapag ito-turn over. Built-in siya, pwede natin ilagay yung ating mga, yan, sapatos. Magpa-akyat. Tapos, may mga shelves na rin.
And bago natin pasukin yung mga bedrooms dito sa second floor, punta muna tayo sa second toilet and bathroom dito sa second floor. So dito sa bathroom, same steel door jamb and wood din yung kanilang door and door na bang gamit. So pagpasok natin dito sa toilet and bathroom, kasama tong wall hang lavatory, mirror with storage sa likod. Tapos shelf din siya. And dito sa side na to, may nakaabang na 2 electrical socket, which is good kapag halimbawa kailangan mo mag-charge habang nandito ka sa loob ng toilet and bathroom or mag-dryer ng buhok or mag-plancha ng buhok, pwede mong isaksak dito sa part na to. Dito sa side na to, ito yung nag-serve as accent ng toilet area. Kasama na din po itong water closet kapag ito-turn over. And yung bidet. Meron na rin bidet. And very nice kasi glass yung kanilang mga shelves na ginamit. Kasama na din po yan kapag ito-turn over. O, diba? Sobrang sulit. And ito, glass enclosure. Very good ang quality. So, napansin ko dito sa mga toilet and bathroom ng Madonna Residences, sa shower area, naka-wall tile cladding from floor to ceiling. May accent na grayish na tiles and medyo matte yung kanyang finish. So very nice talaga siya. Yung kanilang shower na ginamit ay rain type shower with faucet. Dito sa side na to, nandito yung kanilang 2 panel sliding glass window. And dito sa side na to, may wall niche na pwede nating lagyan ng body wash, conditioner, shampoo. Kasama na rin po yung ating ceiling, yung light natin. Kapag ito turn over, itong Melcon model unit. Tara, puntahan naman natin yung mga ibang bedrooms dito sa second floor. So sa pag-akit natin sa second floor, yung second bedroom dito sa Melcon model unit, nandito sa ating right side. Nice yung mga bedroom kasi meron siyang peeping hole and doorknob yung gamit. Steel door jamb and wood door. Dito sa bedroom number 2, kasha yung single size na bed. Actually, kasha pa yung double size na bed. And meron na ding included kapag ito turn over itong Melcon model unit, itong lalagyanan ng TV or parang shelves para sa TV. Itong mga shelves na to, included na rin ito. Meron ding 2 electrical socket dito na saksakan ng para sa TV. And I think para sa antenna itong part na to. Wood din yung kanilang accent na ginamit. So, kasama na din ito kapag ito turn over. Very nice kasi may accent yung kwarto. Tapos dito sa part na to, yung 2 panel sliding glass window with screen. And bago ko makalimutan, meron na din po palang nakaabang na 1 electrical socket on that side para sa window type na air condition. Dito naman sa part na to, pag sinarado natin itong pinto, makikita natin itong buong side na to ay merong built-in cabinet. So, check natin anong meron dito. Mga shelves and nalagyan na ng mga hanging na mga damit. Another space dito. Very nice. Talaga na maximize yung storage ng area na to, ng bedroom na to. So, ang height nitong bedroom, approximately mga 9 feet. Dito kasi yung side na parang may bubong. Pero, as per orientation, ang Madonna Residences, medyo itataas nila ng konti. Kasama na din itong light na to kapag ito turn over. Ang hindi lang kasama dito, itong bed frame, yung foam. May 2 electrical sockets na din dito. Yung blinds, hindi kasama. And the rest, kasama na. So, except sa aircon. So, the rest kasama na. Kailangan mo lang dalhin. Higaan mo. Tapos pwede ka na lumipat. Tara. So, sa second bedroom, dito sa second floor, or bedroom number 3, actually, halos same lang sila. Steel door jamb, wood door, tapos dito sa side na to, ang single size na bed, kasha. Tapos dito sa part na to, pwede itong lalagyanan ng TV. Tapos dito yung mga shelves, libro or any display na gusto mong ilagay. May nakaabang na 2 electrical socket and another space para dun sa, or another saksakan para dun sa antenna. Tapos another 2 electrical sockets din. Tapos dito, kapag ito turn over, pwede nyong i-request kung ayaw nyong palagyan or gusto nyong gawing split type, pwede nyong i-request. Or pwedeng window type as is, parang ganito. Tapos may electrical socket din dun sa side na yon. Ang height estimated 9 feet. And dito sa side na to, minaximize din nila yung space kasi yung buong side na to, though medyo may setback siya, ito yung part na yun yung setback. So dito sa part na to, merong nakaabang din na mga cabinets.
na soft hinges din siya. Hindi siya bumabagsak. Very nice. Dito yung shelves, dito yung sabitan ng mga damit. So, ito yung ating bedroom number 3. Punta naman tayo sa last but not the least, ang ating master bedroom. Galing kayo sa ground floor, paakit kayo. Yung room on your left side, ito yung ating master bedroom. So, dito sa bedroom, very spacious yung bedroom. Dalawang side ng wall yung may bintana. Dito, yung medyo mas malaki siya compared dun sa bintana on that side. Two-panel sliding glass window parehas. Meron siyang screen parehas din. And yung kanilang ginamit na bed frame ay queen size na bed. Kung gusto niyo siyang i-maximize into king size, pwede kasi may space pa dito. And turo ko lang kung saan yung ating mga electrical socket. May 2 electrical socket dito, an antenna, and another 2 electrical socket. And dito sa part na to, nandito yung ating air condition unit split type. Meron na ring nakaabang na electrical socket. Alam nyo ba na kapag lilipat kayo dito sa Melcon model unit, included na din yung copper tubing ng air conditioning unit dito sa master bedroom and doon sa ating living and dining room na area. Tapos dito merong lalagyanan, space na lalagyanan ng TV, mga displays, and I believe kasama na din yung mga strip lights na ilalagay, i-install dito sa ilalim ng mga shelves kapag ito turn over. Included na yon. And syempre, dito sa side na to, hindi mawawala ang ating built-in na cabinet. So, most likely ang design nito ay his and her cabinet para kay Mr. and Mrs. Pero most likely baka kay Mrs. lang to. So, ito, yung cabinet na ginamit, wala siyang handle kasi pinupush lang siya. So, very nice yung space. Hindi ganun masyadong matakaw yung space. Pero, na-maximize nila yung storage area. Dito din sa side na to, yan, pinupush lang siya. Parang yung sa gas, no? Yung sa sasakyan. Tapos dito, lalagyan ng shelves. And dito sa part na to ay shelves din. Dito sa side siguro. Dito sa side na to yung sabitan ng mga damit. Siyempre, hindi tayo alis dito sa master bedroom nang hindi natin na-check yung isa sa mga feature nitong Melcon model unit. Ang kanilang malahotel na toilet and bathroom. Meron silang ensuite and bath. Dito sa side na to. Pagpasok natin, nandito siya sa side na to. Tara, pasok tayo. Pagpasok natin dito sa ensuite and bath, napansin ko na dito meron siyang space na ginamitan nila ng synthetic quartz. Tapos soft hinges din yung kanilang gamit. So, pwede itong mag-serve as your vanity area. Meron siyang mga strip lights or cob lights dito sa area na to, which is included kapag iti-turn over. Dito din may nakaabang na 2 electrical sockets. Pwedeng ilagay dito yung mga pang-makeup or any other toiletries. Tapos dito din sa part na to, kasama din po ito kapag ito-turn over. Except yung mga halaman na ilalagay. Pero kung gusto nyo yung ganito, pwede nyo gayahin. Meron din siyang strip lights na kakadagdag aesthetic sa toilet and bathroom. Dito din kasama yung wall hang lavatory and dito sa water closet, very nice yung pagkakagawa kasi dito sa kanya, hindi nila nilagyan ng tiles as accent, pero naglagay sila ng from ceiling hanggang dito sa part na to ng shelves. Pwede niyong lagyan ng storage area ng mga tissue or any other toiletries. And kasama din itong glass enclosure. Dito sa master bedroom, napansin ko, ang kanilang toilet and bath dito sa toilet area ay naka-tiles from floor to ceiling. And gumamit din sila ng 60 by 60 ceramic floor tiles na hindi siya madulas. Tapos, kasama din tong glass enclosure as of today. Kasama tong freebie dito sa area na to. And same din, from floor to ceiling, naka-tiles. Same yung tiles na ginamit. Same design. Rain type shower, merong space doon, electrical socket para sa water heater and may faucet. Dito sa side na to, may wall niche din. And para hindi mo na kailangang magpa-install ng lalagyanan ng mga toiletries mo, shampoo, bath soap, body wash, and conditioner. Tapos, sa side din na to, bago ko makalimutan, dalawa yung cute na sliding glass window. Frosted yung kanyang design. So, hindi naman talaga tayo makikita doon sa area na yun. Pero pag binuksan ko,
Ayun, overlooking pala yung bubong ng carport natin. Okay. So, I'm done with dito sa toilet and bathroom. So, tapos na tayo mag-house tour dito sa loob ng Melcon Model Unit. Pag-usapan naman natin yung mga ibang details dun sa facade. Tara! Bago ako matapos sa aking full house tour, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang some advantages of having a property dito sa Madonna Residences. Madonna Residences ay located sa Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Less than 1 kilometer, around 400 meters lang, away sa MacArthur Highway. Malapit din ito sa OFW Hospital, Vista Mall, NLEX Mexico Exit sa Clark International Airport. Also, this Madonna Residences has amenities such as parks and playground na for sure matutuwa ang inyong mga anak, jogging path, swimming pool, clubhouse, and basketball court. If you are interested in availing this property, you may reach me on my Facebook account, Rebecca Narbay Silva. I am also available sa Telegram, WhatsApp, and Viber. And if you are interested to know the sample price computation ng Melcon Model Unit of Madonna Residences, you may check the description box of this video. And kung may mga nakalimutan ako, you can put your comments dun sa ating comment section. And once again, I am Rebecca Narbay Silva, your real estate salesperson. Have a nice day, everyone!